Lumutang na ang nag-hit and run sa isang motorsiklo sa Marcos Highway sa Antipolo City noong Martes. Depensa niya, hindi niya alam na may nadisgrasya siya. Ang isa sa mga biktima, pumanaw na. Nagbabalik si Lito Reyes. Napaluhan na lang si Joseph Belen nang makaharap sa unang pagkakataon ang taong nagmamaneho ng kotseng nang hit and run umano sa kanya at live-in partner niyang angkas niya sa motorsiklo. Ang insidente, kuhang-kuha sa viral na dashcam video na ito. Ang kotse biglang pumreno sa likod ng motorsiklo ni Belen. Lumusot sa kanan ang kotse hanggang sa tamaan ang motor. Ang rider at angkas bumagsak at nagpagulong-gulong sa Marcos Highway sa Antipolo nitong Martes ng madaling araw. Nabali ang binti at sakong ni Belen. Habang ang live-in partner niyang si Rosana Ugto, binawian na ng buhay dahil sa tinamong head injury na ilang araw niyang ikinakomatose. Tatlong araw matapos ang insidente, sumuko sa pulisya ang driver ng kotse. Ang 29-anyos na negosyanteng si Adrian Russell King Carlos. Paliwanag niya, aksidente ang nangyari. Medyo malubak ko kasi yung Marcos Highway. Marami yung mga area doon sa road na pangit yung pagkasemento. There is no excuse for what I have done and I take full responsibility of the unfortunate accident. That is why I am here today to set things right. Again, I am very, very sorry. Sa tanong kung bakit ngayon lang siya lumutang sa otoridad, sagot ni Carlos. Yung pabalik na po ako ng lane, iyon po yung hindi ko napansin na may tinamaan na pala. Nalaman ko na lang the day after. So after that, medyo hindi pa ako sigurado kung ako talaga yung napanood ko sa footage. Handa raw sagutin ni Carlos ang lahat ng gastusi ng mga biktima. Pero para kay Belen, walang kapatawaran ang ginawa ng driver. Sakit, ma'am. Kasi baka alam ko, ma'am, yung iniintindi ko, ma'am. Sila ba ng bata pa po nila, ma'am? Hindi ko po alam kung anong gagawin ko sa mga anak ko, ma'am, kasi meron pinangako ko po sa asawa ko muna. Hindi ko sila bababayaan po. Galit naman ang nararamdaman ng mga kaanak ng namatay na biktima. Pakulong siya habang buhay pag dusahan niya yung ginawa niya. Sino makakatanggap ng ganong ginawa niya? Buhay yung kinuha niya. Kung kailangan buhay, kapalit tayo. In-inquest na si Carlos para sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury at damage to property. Isa sa ilalim din siya sa drug at alcohol test. The evidence is meron talagang sasakyan na nasira, meron damage yung sasakyan na nagko-corroborate doon sa ano. And the footage show naman na ngayon that we have the car ay magmamatch naman siya doon sa ano natin. Rida Reyes, GMA News.